Latest update sa pagsasara ng ABS-CBN, matutuloy na ba? Matapos ang ilang buwang pananahimik, sumabog uli ang isyu ng prangkisin ng ABS-CBN. Nagbanta ang Pangulong Duterte na sisiguraduhin niyang mawawala na ang ABS-CBN. Unlike before, hindi na umabrara ang mga pagbabanta niya dahil nag-react ang netizens sa social media, hindi nila sinang-ayunan ang ideyang isara ang ABS-CBN dahil bahagi na ito ng buhay nila. Naniniwala ang netizens na hindi makatarungan at patas ang planong pagpapasara dahil libo-libong empleyado ang mawawalan ng hanap buhay, kaya naman nag-trend ang hashtag not the ABS-CBN shutdown sa Twitter ng ilang araw. Organic ang pag-trend ng hashtag kasi hindi uto-uto ang mga tao. Nakikita nilang personal ang ugat ng galit na pwede naman daw solusyonan. Na hindi naman kailangang mawala ng trabaho ang libo-libong empleyado, sabi ng netizens. Kung may nilabag talagang batas ang ABS-CBN, bakit hindi nalang kasuhan? Bakit idadamay ang mga walang kinalaman? Dapat i-extend ang franchise ng ABS-CBN. Isa na nga lang sila sa kakaunting kumpanyang tunay na nagmamalasakit sa mga Pilipino. Mawawala pa 5 kongresista at 1 senador na ang nagpasa ng bill para ma-renew ang franchise ng ABS-CBN. Sina Laguna Representative Sol Aragones, Paranaque Representative Jotam Bonting, Pangasinan Representative Baby Arenas, Nueva Ecija Representative Makayla Villalogo, Lipa City Representative Vilma Santos, at ang asawa niyang si Senador Ralph Recto. Wala naman dapat ipag-alala dahil sabi ni na Senador Recto at Senador Tito Soto, may oras pa para pag-usapan ang franchise ng DOS. Hindi pa huli ang lahat para ipaglaban kung ano ang nararapat para sa taong bayan. Salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like and share the video. Hanggang sa susunod pang mga showbiz balita.